para makakabingwit kayo ng malaking isda, mga kapixie. Okay? Parang yung, at saka parang makakabenta kayo ng malaki. It's either makabingwit kayo ng malaking isda or makabenta kayo ng malaki. Yung mga maliliit, parang mga maliliit na kinikita nyo, parang kahit na maliit lang yung tinutubo nyo, let's say for example, nagtitinda kayo, tapos maliit lang yung tinutubo nyo, pero marami naman kayong nabebenta. Okay? So, parang ganun yung nakikita natin sa inyo. And syempre, pag marami kayong nabebenta, parang malaki na rin siya. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong July to August para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative, mga kapixie. Yung Full Moon guys ngayong July ay sa July 21, tapos yung next na Full Moon naman ay sa August 19, mga kapixie. So, ang reading na to ay para sa period na yan, and ang pamagat ng ating full moon ay back moon, mga kapixie. So, ito guys, yung moon messages para sa inyo, be bold and make the first move. Ibig sabihin nito guys, magkusa, no? Pagkakaroon ng pagkukusa guys, pagkakaroon ng initiative sa buhay, yung iba nag-aantay ng swerte, yung iba gumagawa ng sariling swerte. So, kayo, huwag nyo antayin na dumating yung swerte at mga blessings sa buhay nyo. Pwede naman kayong gumawa ng sarili nyo swerte, mga kapixie. And pwede kayong gumawa ng mga opportunities. Yung iba kasi nag-aantay lang ng mga opportunities, ganyan. Pero minsan, nasa paligid lang nila yon, hindi nila napapansin kasi yung mindset ba? Okay? So, merong ano yun guys eh. Malaki yung difference nun. Yung mga nag-aantay lang versus dun sa sila talaga yung naghahanap, sila yung nagki-create, pag wala silang makita, sila yung nagki-create ng sarili nilang opportunity sa buhay nila. Attuned to the moon guys, I am taking charge of my destiny. Okay, ganyan dapat talaga yung mindset natin, ganyan talaga dapat yung pananaw natin sa buhay. I am taking charge of my destiny. Eh, kapixie, paano yun? Wala akong trabaho. Eh, diba? Kung wala kang trabaho, marami ng pamamaraan para kumita ng pera. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan, mga kapixie. So, stop making excuses sa buhay nyo. And start, you know, making things happen in your life. No? Ikaw ang in charge sa buhay mo. Ikaw ang responsable sa buhay mo. Ikaw ang magdadala ng swerte at blessing sa buhay mo. Huwag mong antayin si universe kasi si universe susunod lang yan sa'yo. Okay? So again guys, no, i-comment just sa comment section, I'm taking charge of my destiny. Be bold and follow your heart and your emotions. Be bold, no, magkusa, maging matapang, be courageous, be strong, be brave, di ba? Dapat ganyan mga kapixie, okay? Avoid recklessness or moving too fast. Syempre, wag din kayo masyadong magmadali, guys. Yung mga nagmamadali, kaya nga meron tayong kasabihan na ang tumatakbo ng malalim kung matinik ay ang tumatakbo ng matulin kung matinik ay malalim. So, kung puro kuda lang tayo ng kuda, tas hindi tayo nag-iisip, hindi tayo nagpa-plano, basta na lang tayo nagdidesisyon, pabugso-bugso ng damdamin, sometimes mas malaki pa yung nagiging financial losses natin or mga losses natin kaysa sa mga gains natin, mga kapixie. At saka pag masyado nang mamadali, nakatrigger yan, nakatrigger. And pag na-trigger na kayo, maninega na kayo. And pag nanega na kayo, sunod-sunod na yan. Okay? Come into your power. The time for action is now. Walang ibang tamang pagkakataon, mga kapixie, sa pagkilos, kundi ngayon. Okay? Ngayon, ngayon, ngayon. Yung past, tapos na yun eh. Yung mga na-experience nyo ngayon, resulta na yun ang mga past thoughts nyo. Okay? Pero yung mga ginagawa nyo ngayon, yung mga iniisip nyo ngayon, yan yung magiging resulta ng future nyo. So, ask yourself, anong iniisip ko ngayon? Anong finofocus ng attention ko ngayon? Anong finofocus ng energy ko ngayon? Okay? Are you creating it? O baka nagre-react ka lang? Kasi kung nagre-react ka lang
sa nangyayari sa iyo ngayon, abay wala kang pupuntahan. Okay? Kasi reactive ka, 'di ba? So parang pinalalala mo lang yung sitwasyon mo ngayon. Pero if you are creating, responding dun sa conscious responding, no? Dun sa pinagdadaanan mo ngayon, and you are creating a new story in your head, 'di ba? A new perception, a new belief, a new pattern sa present mo, yan yung magdidikta ng future mo, okay? So, the time for action is now, mga kapigsi. Baguhin mo yung ugali mo, yung perception mo, yung paniniwala mo, kumilos ka, di ba? Huwag tatamad-tamad, baka ma-stroke. So, yeah, yan yung message para sa inyo, Scorpio. And tingnan natin guys kung anong ganap sa inyo ngayong full moon season. Shuffle ko to guys, habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at nag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong discount ngayong July until July 31, magbibigay ako ng 500 pesos discount, kaya mag-avail na kayo mga kapiksi, sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 30% discount naman yan until July 31, so i-avail nyo na guys, sobrang ganda. So Scorpio guys, kaya in-represent ng King of Cups, ito yung ating moon energy mga kapiksi. Ito guys, parang may nambubuli sa inyo mga kapiksi, no? Ito yung positive and negative mga kapiksi. Parang may nambubuli sa inyo. Merong nananamantala sa inyo mga kapiksi. And nagkukos ito ng takot, no? Parang natatakot kayo, natatakot kayong kumilos. Parang this is somebody na merong power, guys. Power over you. Merong presence dito ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaari may earth element kayo sa inyong natal chart, or maaaring ito yung zodiac sign ang nambubuli sa inyo. Pero ang nararamdaman kasi natin dito is parang, let's say for example, sa trabaho, merong pinapagawa itong person na to na pwedeng boss nyo to or pwedeng mas senior sa inyo sa trabaho, na parang let's say for example, trabaho niya tapos pinapasa niya sa'yo. Okay? Pinapagawa niya sa'yo yung trabaho niya. Tapos parang hindi mo naman siya masumbong kasi mas matanda siya sa'yo o kaya mas nauna siya sa trabaho sa inyo, ganyan-ganyan. O kaya naman, pwedeng magkaroon. Parang kasing may ano to, may power over you. So baka natatakot ka na baka sirain ka niya kapag hindi mo sinunod yung gusto niya. Alam niyo na guys, yung mga typical na napapanood natin minsan sa mga drama, no? Nangyayari siya sa totoong buhay. Yung parang pinagsasamantalahan kayo mga kapiksi. And parang doon nagmumula yung takot nyo. Pero yung iba sa inyo parang walang choice. Yung iba parang kasi may kontrata kayo, may pinirmahan kayo, ganyan-ganyan. So, nandun yung fear, pero nandun din yung parang natatakot kayo na isumbong sila. Pero yung iba walang choice. Parang yung iba wala kayong choice kasi wala naman kayong ibang trabaho, wala kayong malilipatan. At saka parang wala din kayong masusumbungan. Parang feeling nyo, kapag sinumbong nyo, wala namang magtitiwala sa inyo or walang maniniwala sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, medyo mag-ingat na lang kayo if ever man na nakaresonate kayo, guys. No? Comment down below. Pero, mag-ingat na lang kayo, mga kapiksi, sa mga ganyan. For some of you naman, guys, sa mga nagdinegosyo, sa mga eto guys, parang sa mga ahente, parang makakabingwit kayo ng malaking isda, mga kapiksi. Okay? Parang yung, at saka parang makakabenta kayo ng malaki. It's either makabingwit kayo ng malaking isda or makabenta kayo ng malaki. Yung mga maliliit, parang mga maliliit na kinikita nyo, parang kahit na maliit lang yung tinutubo nyo. Let's say for example, nagtitinda kayo, tapos maliit lang yung tinutubo nyo, pero marami naman kayong nabebenta. Okay?
So, parang ganun yung nakikita natin sa inyo. And syempre, pag marami kayong nabibenta, parang malaki na rin siya. Yung mga papiso-piso o kung magkano man yung tinutubo nyo, pag pinagsama-sama, umabot siya ng libo-libo. So, parang super blessed kayo dyan, guys. So, if nakaka-resonate kayo, comment down below and i-mind man yun, guys. Mind malalaking benta, malalaking kliyente. At saka minsan, mas prefer kayo ng mga kliyente, no? Kasi nga, yung iba, mababa yung rates, mababa yung benta nyo, mababa yung bigay nyo. So, ang tendency is, kayo at kayo yung pinupuntahan nila. For some of you naman, guys, parang merong magko-confess ng pag-ibig nila sa inyo, pero parang hindi kayo sure kung ano yung totoong intention nito, kasi parang feeling nyo niloloko lang kayo nitong person na to. So parang mababaw, parang pinapahaging lang, parang nagpapahaging, hindi diretso ang sinasabi, nagpaparamdam ganyan. So parang medyo confused kayo sa love life ito, guys. Parang medyo may confusion sa inyo kung ano ba talaga ang gusto nitong person na to. May gusto ba siya or wala? Parang ganun, no? Parang seryoso ba siya o hindi? Yung mga ganun. So medyo nalilito kayo, mga kapiksin. So meron din presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo at saka air signs, Aquarius, Gemini, Libra. Mag-ingat kayo sa inyong kalusugan, mga kapiksin, magpahinga. Yes, kasi yung iba sa inyo, sobrang sipag nyo, especially sa pagtatrabaho, paghahanap buhay, or sa pagkita ng pera. To the point na parang nagsasacrifice naman yung health or kalusugan ng iba. Pero yung iba, guys, parang feeling ko walang choice, kasi parang palagi kayong pinag-overtime. Tapos parang meron lang oras yung pahinga nyo. Minsan kahit ayaw nyo na magtrabaho, parang pinapapasok pa rin kayo, o kaya pinagtatrabaho pa rin kayo. Parang bawal magpahinga yung iba sa inyo. Parang medyo nagmamalupit, parang pinagmamalupitan yung boss siguro, parang overworked yung iba sa inyo, mga kapiksin. So kung meron naman kayong chance, guys, na maghanap ng ibang trabaho para hindi, sabagay kayo naman yung ano dyan, kayo naman yung masusunod, mga kapiksin, diba? Pero alagaan yung kalusugan nyo, mga kapiksin. Kasi importante na alagaan yung kalusugan, okay? Sometimes, yan yung health is wealth, diba? Sometimes kahit gaano kayaman kayo, pagkasablay naman yung kalusugan nyo, sayang lang din, okay? So, i-mind nyo to, guys, sa comment section. Ito, malalaking kliyente, maraming sales, malaking income. For some of you, pwedeng malaking income ito. Tsaka yung iba, guys, parang feeling ko nagkakaroon kayo ng mga savings, no? Yung iba sa inyo, guys, parang tingin ko magbubukas kayo ng alkansya. Tapos, titingnan nyo kung magkano na naiipon nyo. Okay? So, masarap yun. Masarap yung feeling na nag-aalkan siya, di ba? Pag mabigat na, ganyan. So, yeah. Comment down below. I-mind yan, guys. Mind. Maraming pera sa alkan siya. Good health, no? I-mind yan. Pwede nyo pakinggan yung subliminal natin for good health, guys. Ito yung playlist ng mga pampaswerte subliminal natin. Nandiyan na yung para sa good health. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.